Sky, na kay Chief Aguero ang sample na kinuha kay Luna. Siya rin ang nag-request na kumuha. Paano niyo po nalaman? Kakasabi lang niya, nadulas. Huwag na mag-alala. Susubukan kong kausapin si Manong ulit. O, ba't naging kayo ni ate dati, di ba? Oh, sinabi ko na sa'yo yun, di ba? Maging totoo ka nga sa akin? May nangyari ba sa inyo ng ate ko? Huwag mo ito pagsasabi sa iba, Obet, ha? Naintindihan mo? Pero may nalaman kasi ako. Buntis pala si ate nung namatay. Yun ba ang rason kung bakit siya nagpapamatay? At ako ang dahilan, yun yung tinutumbok mo. Sabi kasi sa akin ni Tita Becca, nakita niya daw na hinatid mo si ate nung gabing-gabi na. Nung gabi sinaktan din siya ni Z. Nung nakapulang jacket siya. Hindi, yun yung gabing umiiyak si Luna nun. Maghihintay ng masasakyan. Inaya ako na ako na lang mag-atid sa kanya. Di nga siya nagsasalita nun eh. Di nga nagpasalamat eh. Tumiretso na lang pumasok sa bahay niyo. Kaya hindi ko gagawin yun kay Luna. Di rin ako tipong lalaking may respeto ako sa kanya. Tsaka hindi eh. Hindi, matinong babae si Luna. Hindi niya gagawin yun. Sigurado ka ba? Totoo ba yan? Sky, buti si Luna. Totoo. Alam na nagpakuha si Harry ng DNA samples. Pero bakit niya gagawin yun? Di ko lang kilala si Aguero. Iisipin ko na concerned siya kay ate at gusto niya lang malaman kung sino yung ama. Pero di naman yung ginawa para kay ate. Para protektahan yung mga anak niya, pati yung anak ni Gov. Pero saan niya dinala yung mga sample na yun? Siya tinago sa akin.
May usapan kami. Eh, maalam mo naman na sinungaling si Aguero eh. Ikaw eh. Niwala ka pa sa kanya eh. Kausapin ko. Tingnan niyo, bibigay niya sa'yo. Bakit naman hindi? Official documents yung mga yun eh. Eh, official din siya, ma. Patapusin mo muna ako, Sky. Gagawa ako ng paraan para makakuha tayo ng kopya ng mga samples na yan. Alam mo na anak ni Harry si Archie tsaka Zizi, si Luna at si Sky? Ay, bakit hindi mo ito sinabi sa amin ng kuya mo? Nangako ako kay Sky. Eh, eto na nga, oh, nagkakaalaman na tayo ng ganito. Kaya pala bugbog saradong kapatid mo. Papaalam ko to sa lahat, ikakalat ko to. Oh, sige, ma'am. Tapos mas magdedelikado yung buhay ni Manong. Yun yung gusto mo? Nasa teritoryo siya ni Harry. Kapag ginawa natin yun, patay si Manong. Malay mo! Makakilala tayo ng mas mataas sa kanya. Bakit si Harry lang ba pulis dito sa Pilipinas? Ah, ma'am, sino ba tayo para bigyan nila tayo ng pansin? Tsaka lahat ng mga pulis na yan, magkakampi yung mga yan. Oh, bet marami pa rin matinong pulis dito sa Pilipinas. Sige nga. Paglalaban ko yan. Paglalaban mo, sige nga. May kakilala po ba kayong mabait na pulis? Tsaka, kung may kakilala ka, may pera ba tayo? May kapit ba tayo? Impluensya? Lahat yan wala, ma'am. Kaya sana ngayon lang, pakinggan mo ako, makinig ka. Ma'am. Archie. Hi, Mom. Is your sister awake? She's resting. Why? What? Hanggang ngayon pa ba naman? She's not yet okay? Oh my God. Well, pupunta kayo sa birthday party ni Sanya, and your band's gonna play, right? No, we're not gonna play, Mom. What do you mean you're not gonna play? Of course you're gonna play. No, Mom, we literally can't. Why? We disbanded. Oh my God. Okay. So that means that they have to call somebody para may entertainment yung party na yun. I'm sure Mrs. Alba won't even mind. So can you go get your sister? Di ka ba nakikinig, Mom? I just told you, she's not okay. I'm okay. See? Are you sure? Yes. I want to get out of this house. I'm so bored. I want to party. That's my girl. I know you'd be okay in no time. And guess what? I got you your OOTD for the party. Check it out. Manang's put it down. Come on, look at this. Oh my gosh, this jacket is so cute. I saw it and I knew. Beautiful jacket, so perfect. Ma, sino ba yung tinatawagan mo? Baka ba't... Shhh! Tumigil ka. Mag-almusal ka dun. Akong bahala dito. Good morning, madlang people! Mabuhay! Hi, tita! Roxy! Nasabot ba tayo? Wala. Pero dapat meron. Kasi nga, di ba, ayusin tsaka pagpaplanuan natin yung suotin natin para sa birthday ni Sanya. Mag-outfit pa? Oo. Bongga. Eh, sabi naman ni Sanya, come as you are, di ba? Tsaka... Roxy, baka di na pala ako pumunta. Dami kasi nasikaso si Mama eh. Oy! Hindi kita inuobliga, ha? Pero Mama, mas importante naman kasi to. Nako, importante din na paminsan-minsan naman eh. Ini-enjoy mo yung kasama ka ng mga barkada mo. Mukha ba? Bata-bata mo pa lang eh. Pasan mo na yung daigdig. Tumitik ka nga. Ha? Dapat kami mga magulang gumagawa niyan. 500, pwede na ba yon? Pwede Opo, na dita. Ba? Pagkasya inyo na to, Opo. Ha? Gusto ko maganda anak ko, ha? Oo, bahala dito. Pambibili natin yan ng mga new paintings. Okay. Hanap tayo mga props. Ano ka ba? Alam mo, isang gabi lang naman to, eh. Pagtapos nito, di magsup-sup tsaka pagtuunan na ulit natin ng pansin yung kaso ni Luna. Basta, for now, ngayon lang to. Paka-prinsesa ka muna for now. Kaya ba yun? Caring. Sige na, umalis na kayo. Ay, hello! Ako po si Tanya May Cruz. Nirefer po kayo sa akin ni Attorney Ranayo. Baka pwede po tayo mag-meeting? Okay, kahit kailan pa po kayo pwede?
Franco, Castro, Aquino, Tali. Paano kayo magsimula? Okay? Coach, paano ako? Next time ka na. Dami ka na may sa practice. Paano guys? Tara, let's do this. Northford! Let's go! Ganyan mga idol, ha? Let's go. Sorry din. Oh. Okay na ta. Okay na ta. Okay na tayo pa. Ay, alam mo yung kapatid mo pasaway. Wala na nga siya dito, siya pa yung nagiging dahilan kaya tayo nag-aaway dalawa. Gani. Tayo na lang inaasahan ni Manong, mag-aaway-aaway pa tayo. Wag na. Tama ka. At tama din naman na himig ako, baka ikapahamak pa nating dalawa. Okay. Okay! Tsaka nga pala, pagkatapos nito, pupunta ako sa birthday ni Sanya. Oh, libo niya. Libo niya yun, di ba? Meron ka na ba isusuot? Ah, dapat guwapo ka. Hindi mo man mapantayan yung kayamanan nila Sanya, pero sa etsura, mapapantayan mo sila. Hanep! Malay mo. Anong malay ko? Oh. Ano ka ba, ma'am? Tropa yun. Talaga? Oo, bigay mo. Love you. Ang kapoy na pagko. Sabihin! Sige na, balta mo si Aquino. Please, coach. Kausap po, number
Ano? Okay, B, pasok ka dyan. O, eto, tutrono mo, ha? Stay tuned and sit back. Okay, alam ko na marunong ka ng mga ordinary makeup looks, everyday makeup look, ganyan. Pero hindi to ordinary, okay? Magpo-party tayo, dapat umaura tayo, ganun. Ano ba mali sa itsura ko? At saka ba't ang taas-taas mo? Para ka naman nag-life sailing. Shh! Basta, una natin gagawin, pack up ang black, okay? Next! Okay, let's welcome colors. This is the key to success! Oh God, wag! Ang sakit sa mata. Ano ka ba, Sky? Neon nga eh. Neon yung team. Sasabihin mag-i-team ka. Kailan pa naging itim ang neon? Talaga? Basta, ayan na susutin mo. Outfit ng outfit. Of course, your look. Alam mo, Sky, kumita na ng sobra yung hair mong pang shampoo commercial. Yung hiya ng Adams family sa'yo, okay? Let's welcome colors. Of course, ang una nating lalagay. Color, syempre, syempre, aray. Syempre. Sorry na. Sorry ano na. To? Sorry na, huwag ka na magalit. Sige na, maganda yan. Aray, sorry na. Magtiwala ka sa akin, maganda yan. Promise. Maganda yan talaga. Boys, party! Yeah. Party! 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 Oh, no, no! Talaga ba, Poch? Ikaw pa talaga nagre-request ng party? Muntik na nga tayo ma-disqualify dahil sa kalokohang ginawa mo. Si Coach Carlo, naiwan pa sa mga official dahil inaayos yung trouble mo. Coach, hindi naman yung kasalanan ni Poch yun, eh. Oo nga! Alam mo, para kay Tim to. Kasi he deserves it. Kasi MVP! Di ba? Team Castro! Celebrate that! No, no, no! Magsitulog na kayo. Baba pa yung biyahe natin pa Manila bukas. Sige na, go to your room, guys. Tejo naman, ho. Wala yan. Coach, kaya ka sa lang. Go on, coach. Sige na, go to your room, guys. Lorenzo. Sir. Gusto kong bitawan mo muna tong kaso mong snatching sa Maseda. May pagagawa ako sa'yo. Confidential to. Understood, Chief. Bantayan mo si Soledad. Lahat ng kilos niya, i-report mo sa akin. Lahat ng galaw niya, sasabihin mo, wala kang hindi sasabihin sa akin. Keso sa walang brand ng iyong sinya, saan siya tumatay, saan siya kumakain kapag lunch break, saan siya nagpupunta sa lip niya. Naintindihan mo? Yes, Chief. Sige. Chief Harry Aguero? Ako nga. Bakit? Anong kailangan mo? We have an order from the court, Chief Aguero. Kaya dapat bigyan mo kami ng kopya ng embryonic DNA sample na kinuha mo kay Lula Amori Cruz. Yes, Mrs. George. Thank you. If you have any problems with our products, feel free to call us. Have a good day. Oh. Attorney. Tanya, sorry for calling this late.
Ay, hindi po. Okay lang po. Katatapos na rin po ng shift ko. Good news. Naserve na ang court order at nag-comply si Harry. Pumayag siyang magbigay ng sample? Yes, he did. This means magkakaroon tayo ng kopya ng sample and we can push through with finding out the father via DNA. Diyos ko, salamat. Now we can rest. I will call you about our next step, ASAP. Salamat po, Attorney.